papakita ko sa inyo yung simple step para kung paano magpalit ng ano, ng brake pad dito sa ano, sa may disc. Kasi sobrang tagal niya na, halos 3 buwan rin nagamit. So, ngayon papakita ko sa inyo. So, kailangan niyo lang ngayon is 14 size na ano, na ganito. Hindi ko alam ang tawag dito, basta 14, pare sa 14. Ayan. Ayan, kita ba? Ayan. So, alisin na natin. Kaya na, sobrang dumi ng ano ka, motor ko. Walang tayo maglinis eh. Ayan. Tapos, sunod yan, ilahin nyo lang. Na, ano lang, alug-alugin nyo lang hanggang sa makapaan nyo palabas. Ayan. So, kung kitang-kita nyo naman, ayan na, medyo makapal pa yung sa kabilang side. Pero dito, ano, sobrang nipis agad. Pero magkano lang kasi bili ko dito, mga nasa 80 pesos. So, ilang problema kahit ilang beses tayo magpalit. Nga pala guys, habang nagpapalit kayo nito, huwag nyo pipindutin yung ano, yung front brake nyo kasi mahirapan kayo pag natulak tong piston dito. Ayan dito. Pag yan natulak, yari kayo, pahirapan yan. Pero madali lang, kuha lang kayo ng ano, plies tsaka pamunas. So, next step is, sabi next step, namutan ko na. So, next step is, kailangan nyo na itong ganito, plies. Yan na. Kasi may dalawa yung lock dito. Isa dito, at isa dito sa loob. Yan dito, yan. Tsaka ayan, so alisin na natin. Ayan. Ganyan lang siya kaliit guys. Ayan, kung nakikita nyo. Yan, ganyan lang siya kaliit. So, ingatan yun kasi pag yan nawala, yari kayo, mahirapan kayo. Tago nyo agad sa safe na lagayan. So, since nabuksan na rin naman natin, ba't din na rin natin linisin nyo. So, ayun, napunasan ko na siya. Then, mamaya ako nalilinisin talaga ng may kasama tubig kapag natanggal na muna natin. So, ayan. Natawag, yun to lang yan. May aalisin pa pala kayo dito. May alisin kayo dito, ganyan lang siya. Pipihit nyo lang yan, pakaliwa. Ha? Counterclockwise. Yan. Ayun ko kung naririnig nyo ha, pero parang puro bato-bato na to eh. Parang buhangin ganun. Kasi nga, di na nalilinisan. Inihila lang pala siya guys, di pala iniikot akin. So ayan guys ha. Tapos kulang pa sa ila. Ayan. Tapos umpisahan nyo dito sa may baba muna. Ayan. Tapos dito sa taas. Ayan. Oops. Sa ito isa. Ikot nyo lang muna pa ganyan. Tapos yan. So, ayan. So, kung makikita nyo guys. Medyo pwede pa naman. Pero siguro mga weeks, 2 weeks na lang siguro itatagal na ito. Lalo na pinang daily use ko itong motor ko. So, palitan na rin natin kasi pag may narinig na nagkikis-kisan yung dumidikit dito sa ano nyo. Pag maingay na, palitan nyo na kasi baka malaking problema pa yun.
So ngayon, pupunasan ko muna tong ano, yung sa may caliper para malinis-linis kahit pa paano. So, ayun. Guys, na ano na lang natin. Linis na, napunasan lang natin ng unti. So, hindi naman kailangan sobrang linis. So, ito ipapalit natin. Ayan. Bendix. Yung Bendix na yan is nabili ko sa halagang 180. Ah, 180. So, ito pang M3 to. Try muna natin. Ngayon. Kasi marami rin gumagamit na ito. And sabi matibay at pang long lasting. So, ayan. So, tingnan nyo na lang yung difference. Diba? Ayan o. Kitang kita nyo naman yung kapal. Diba? Ubus na, ubus na. So, ngayon ikakabit na natin. Unahin mo natin itong isa. Yung maliit lang. So, siya yung pinakauna nyo ipapasok sa left side. So, ito. May butas yan, diba? I-hook nyo lang dito. Ayan. Okay. Tapos. Ayan. 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 Ito nyo ba? Ayan. So, kung mapapansin nyo, dito pa lang. Ito, yung gap. Ayan, yung gap. Ano, parang masikip na siya. Pag pinasok ko pa to, di agad dyan magkakasya kasi makapal pa sila. So, yung iba, ginagawa nila, nililiha. Tapos yung iba, nililiha nila to para medyo mabawas-bawasan na. Yung iba naman, tinutulak. So, ngayon, gagawin natin is yung itutulak rin natin. So, guys, kailangan pala natin tong ito, yung pinaglumaan nyo. Balik nyo para matulak nyo yung piston kung sakaling mapindot nyo yung brake. Sa akin, hindi ko naman napindot yung brake kaso nakatulak siya palabas. So, kailangan natin siya tulak pa loob. Ayan. Balik mo lang. Ayan. Tapos kuha ka lang ng flat screw. Ayan. Tapos, pwersahin nyo lang. Pero, dandan lang. Ano lang, unti-unti nyo lang. Huwag masyadong malakas. Ayan. Hanggang sa bumalik na siya sa parang pinakaloob na loob. Tapos, alisin nyo ulit. Ayan. Saka nyo i-try itong bago. Ano, kung makita nyo guys, pasok na pasok siya sa loob. Kailangan ganyan, saktong-sakto. So, ayan. So, ayan. Kailangan may spacing siya kahit onte para sa disc na ipapasok natin. So, ayan. So, ayan. Nagkasya siya. So, try muna natin sikipan. Bali, kailangan nyo ulit yung pin. Ito. Yung pin na yan. Suksukan dito. Ayan. Ito, yung butas na yun, no? Kita ba? Basta may butas dito. Sobrang liit. Ayan. Ayan. Tapos isa. Ito yung isa dito yan sa lobo. Kita mo. Tagong tago. Ayan sa may pagitan nito. Tsaka ayan. 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 Sa bali. Shoot mo lang din. Pero pwede mo naman padaanin dito sa kabila.
Yan. Bali, nakabit na natin parehas. Parang ito yung parang pinakalak niya. Yan. So, double check nyo kasi baka mamaya matanggal yan. Sigpitan nyo lang ito unti. Yan. Yan. Kasi hindi na umikot. Tapos, okay na. Try na natin kung mag-fit siya. So, kung nakita nyo matigas, ibig sabihin medyo masikip pa. So, tulak muna natin ito konti. Sobrang kapal kasi na itong Bendix eh, kaya ang hirap ipasok. Ayan. Papantay mo lang siya dyan sa dalawang butas. So, ilalak na natin. Yan lang ulit. So, gamit lang kayo ng 14. Then kung naka power tool kayo para ano masigip talaga. So kung makita nyo sa loob yan ang kulay blue, yan kitang kita nyo naman yung Bendix. So double check nyo agad lahat kung walang problema. Okay, so far okay naman sila. So testing natin ngayon. Pakita ko sa inyo kung gaano kakapit. Ayan. So ayun guys, nakabit na natin yung Bendix na brake pad. Dito ko natatapusin yung video. Huwag kalimutan mag like, comment, and subscribe. Kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Peace out.